Okay, magandang umaga mga kaibigan. Ito't ang magsasalita nga si Mayor Nico Soto patungkol dito sa mga SPES natin. Kamusta po kayo? Excited na ba kayong magtrabaho? Parang hindi. Excited na ba kayo? So meron po tayong 461 SPES o SY beneficiaries. Kayo po yun. Sana kumpleto po tayo ngayon. Alam ko rin na nakapag-orientation na po kayo. Tama po ba? So alam na po natin kung anong gagawin natin, kung anong mga kailangan natin para maging successful ang ating short-term employment dito sa City Hall. Sana po makatulong itong short-term employment na to sa inyo. At syempre pati na rin sa mga pamilya ninyo. No? Konting paalala lang po na oras na may natanggap tayo mula sa ating pamahalaan, oras na may natanggap tayo, allowance man yan o sahod mula sa City Hall, may katumbas po yan na responsibilidad. Mas mataas po ang responsibilidad kapag nasa public sector, kapag nasa gobyerno, kumpara kung nasa private ka lang. Ito po kailangan na talagang kung ano yung na-assign sa atin, gawin natin ng maigi, gawin natin above and beyond the call of duty, ika nga. Siyempre, gusto natin makatulong sa inyo, pero muli po, meron niyang katumbas na responsibilidad. Ano? Pero alam ko naman po magiging maayos at masipag po ang ating mga SPES na batch na ito. Tama po ba? Siyempre naman. Yan. Tapos, yung iba sa inyo, maaaring pagkatapos ay ma-absorb din ng city, ng mga opisina kung saan kayo. Pero ang totoo po niyan, kaysa paasahin ko kayo, karamihan hindi naman po talaga. Ito po ay short-term po na programa, short-term na tulong po sa ating mga kabataan. Ang pangarap ko po para sa inyo, para sa mga natigil sa pag-aaral, ang pangarap ko po na makatulong ito, maging stepping stone ito para makabalik tayo sa pag-aaral natin. Hindi ko alam kung yan ang goal ng lahat sa inyo, pero sana po marami sa inyo at yan po ang magawa at makatulong po ang programa ito. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa... Nagpapasalamat po tayo sa mga tumulong sa atin para maging posible ito. Una sa ating mga konsyal, sila po nag-approve ng budget natin para rito at sa peso office natin. At pati na rin po yung mga opisina kung saan po kayo ma-assign. Ano. So muli po sa inyong lahat, congratulations. Pag-igilan natin ang trabaho. God bless at lagi po tayo mag-iingat. Good morning po. Thank you. Mga kaibigan, ito nga yun, mga SPES ngayon na sila yun magbibigyan tulong ng Pasig City Government na talagang napakarami nito. Huwag lang po kayo alis. Po-forward na lang sila. Steady lang, steady. Steady lang po kayo dyan. Smile, kahit nakamas. Okay, kaway naman, kaway-kaway. Ayun no, nahiya na. Okay, thank you po. Muli po, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Mayor Vico Soto. Palakpakan naman po natin si Mayor. Okay, after po nito, hawag po tayong aalis kasi deployment na po ninyo. Ibibigay po namin yung endorsement letter kung saan po kayong department naka-assign. Okay mga kaibigan, ito ngayon na mga estudyante natin ngayon. Okay. At
magtanong tayo sa isa sa mga namumuno nga dito kung paano ang makapasok dito sa SPES ng city government natin. So ma'am, paano po ba mag-avail o paano makapasok ang mga ano natin estudyante dito sa SPES? Okay. Ang batch po natin ito, in-open po siya online. So nag-post po ang ating TIO para po makapag-post ng mga applicants natin. So ngayon batch, nagkaroon tayo ng 6,300 plus na applicants, pero ang kukunin lang natin is 500. Kaya lang, meron po tayong mga na-disqualify sa DOLE, kaya po naging 461 lang po ang deployment natin ngayon batch. Para po makapasok, syempre una-una yung mga requirements po na mismo DOLE rin po ang nag-check kung pasado po sila o hindi. Andiyan po yung birth certificate, yung certificate of indigency. Ngayon po, certificate of OSY na sila ay out of school youth. Since ang batch po natin ngayon ay mga OSY po. Kailangan din po may mga IPRs kung nagtatrabaho po yung magulang para makita po natin kung above o below limit po sila ng mga income po. Sa city budget, sa ngayon po, ilan po itong na-hired ng city government? Ngayon po, ang successful beneficiaries po natin is 461. 461. So, yes, ngayon, i-deploy na sila. Ang dami nila. Yes po. Okay po, ano po yung pangalan niya? Jeline Susan po, OIC po ng peso. Okay po, maraming salamat po sa inyo. At ayan, mga kaibigan, at nakuhan natin ng ilan na panayam, mga ilan sa mga namumuno nga dito. At ito, kita natin yun, napakarami pala nito po, 100 na mahigit itong mga SPES na ngayon nga ay i-deploy na at magkakatrabaho na. Sa mga kaibigan, itong mga SPES ay sila yung mga estudyante na ngayon naman ay bakasyon, no? At wala sila mga gagawin, yun, nabibigyan ng city government ng tulong, magkatrabaho nga sila dito sa city government natin, at ayan, malaking tulong din sa kanila at makakatulong na rin sa pamahalaan lungsod ng Pasig. Okay. So mga kaibigan, hanggang dito na lang muna itong live video natin, at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Sino po dito yung Lupena?